Everyone, good morning, good morning. Welcome back to our YouTube channel. Video sa mga bago pa sa akin channel, please huwag po kalimutan mag-subscribe at notification bell para ma-update ko kasi kay mga videos, and don't forget to like, share, and comment guys. So maraming salamat po. So ngayon guys, sa sinabi ko sa last vlog ko na ngayon, mamimili po ako ng damit ng kapatid ko kahit ilan lang, kahit isang pantalon at saka damit lang niya, at least may pangdagdag sa kanyang pag-eskwela. So ngayon guys, samahan niyo ako sa araw na ito, baka mamaya uuwi din ako doon sa ano namin, sa bahay doon sa Agusan Mar. So, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Shoutout sa inyong lahat. So, ayun guys, nandito pa rin ako sa bayan ngayon. So, hinihintay ko po yung mga kapatid ko na makalabas at makapunta kami sa pupuntahan namin ngayong sa boutique para po nga doon kami mamili ng kanyang mga pangangailangan dito sa kanyang boarding house, at the same time mag-ano po kami ng kanyang matatrabahuan. A few minutes later. So hi everyone, so as you can see, nandito na po kami ngayon sa boutique kung saan dito nabibili ang mga pantalon at saka damit. So ngayon, titingnan natin kung saan aabot ang 500 pesos ng aking kapatid, bunsong kapatid ko guys, kasi 500 pesos ang pinapadala ni Papa sa kanya para pambili niya ng pantalon niya guys, kasi kulang pa siya ng pantalon pang eskwela. So ngayon mamili na siya, at ayan, nakapili na siya kanina guys. So, and sana huwag niyo po skip yung mga ads natin. Maraming salamat po. Siguro mamaya is uuwi din ako. And then yung pinsan ko din guys is namimili din siya kasama ng kapatid ko. Iwan ko lang kung makabili ba yung kapatid ko ngayon ng school supply niya din, kasi hindi pa siya naka ano ng school supply. So pagkatapos nito, maghanap din kami ng kanyang matatrabahuan kasi kailangan niyang magtrabaho, pero meron siyang pang allowance dito guys. Ayan. A few minutes later. Hey everyone, so lumipat kami ngayon sa 99 kasi nga po yung pinsan ko hindi nakabili, hindi po nakapamili. So yun, ng pantalon niya. Ayan. Meron silang pumjaan. Ayan, dito kami sa... Lato kita unahan, abi lang. So yun na. Ayan, yung pinsan ko kasi hindi pa siya nakabili guys. Pero yung kapatid ko meron na sa kanya. Pantalon. Ayan. So, may mga bra dito. Hi everyone, so dito kami ngayon sa isang 99 kasi nga po doon sa kabila hindi nakapili yung pinsan ko kasi namili din siya. So ayun, kasi wala siyang tsinelas, gabi na ba, namili siya ngayon. Tapos ayun, yung kapatid ko wala na siyang budget kasi naubos na yung sa kanya, kasi nakabili na siya ng pantalon. Nakasipugan ko lagi doon. So dito na naman tayo guys. Ayan, merong magamit dito ng pangkusina. Ayan, mga kaha. Ito mga kaha po, no. Hala, ito kapapalit. Tinday ka na ako. Ay, naapa. Shoutout pala kay mama ni Ate Aileen. Meron siyang ipabilis sa akin. Anay kita, Lloyd. Wait lang, mag-vlog kami nga. Ayan, pag-haisad ngayon. Ayan yung kapat. Napakalamig dito guys. Kaya makatalatid. Ayan, shout out guys sa mga tindera dito sa 99. Ito grabe na ba? So yun na, sapatos. Ayan, yung kapatid ko meron na kasi siyang sapatos. Ayan, tapos pantalon. Kulang kasi siya ng school supply na lang ang kailangan niya bibilihin. Guys, yung pinsan ko hindi pa rin nakabili kasi tag 179 lang. Hindi siya sa tag 99. Kaya nandun siya nabili sa 179. Ay, may mga chinilas na mga bata. Sobrang cute. Ha? Yan ha? Ayan na, kung may gusto mo. Nahirapan siyang pumili, guys. Tapos ito, may tipa-tipa na sapatos. Tipa-tipa na. Tapos, ayun yung kapatid ko nakapo na kasi. Napagod na siya kaka, ano, kakapamili ba? So, yun. Pagpalit ang pantalon doon. Pagpalit lagi yung pantalon. Ito lagi tag 199. Yung napit. Ito, oh, tag 99. Ituloy yun. So, yun. Nahirapan siya, guys, kasi bumili pa siya ng sapatos. Kaya nahirapan siyang mamili, guys. Ganyan. Hey
Hey everyone, so nakalabas na kami doon. So ngayon, pupunta naman kami sa street food. Sa street food dito sa bayan para makakain ng kwek-kwek, guys. Kasi nakagutom din mag-window shopping. Ayun, kasi yung kapatid ko lang talaga ang binilhan ng kanyang pangangalang. Hindi pa kami nakabili ng school supply niya. Mamaya na siguro pagbalik namin doon. Kasi babalik pa naman kami. Ayan, dito muna kami kasi nagugutom kami, guys. Ayan. Everyone, so dito na kami ngayon sa Kwekwekan. Ayun, yung mga kasama ko. Ayan. Tapos may music, guys. Tatlo lang ang namin. Tag 10 pesos para naman pag-uwi natin, hindi tayo magutom. Kasi bihira lang ito, guys, kasi sa Busan Mars walang quick-quick. So gabi na ba? So yun na. Kaya may mga akong bising pinsan ko. Hindi pa kasi siya nakabili ng pangangailangan niya sa buhay. So yun, guys. 2,000 years later. Hey everyone, so ayan, pauwi na po ako ngayon sa Agusan Mar. So ayan, nandito pa ako ngayon sa tricycle at nandito ako ngayon sa Barangay San Marcos kasi dito po ang pantalan para sa mga pambot at makauwi doon sa amin. So ngayon, ayan, tour ko kayo dito sa San Marcos. Ihintayin ko si Papa kasi tina-chat ko siya pagabi na ngayon, guys. Iwan ko kung pupuntahan ba ako ni Papa kasi chinat ko doon sa bahay, wala pa daw si Papa. Hindi ko alam, wala pa naman akong kakilala dito sa San Marcos, guys. Natatakot ako. So ngayon, ayan, dito muna ako mag-standby sa may kilid ng Agusan River kasi dito po ang tambayan if maghintay ka ng mga pambot kung sino man yung pupunta dito sa lugar namin, guys. Ayan, dito sa bayan. Ayan, guys, andito na ako sa may gilid ng Agusan River. So ayan, guys, wala pa rin si Papa hanggang ngayon. So hindi ko alam talaga kung makaka-uwi ba ako ngayon, but tina-chat ko naman sila doon sa amin. So, ito talagang napakahirap pag pumunta ka dito sa bayan. Lalong-lalo na kapag wala kang masakyan. Tapos, maghintay ka lang nagbighintay dito sa, may pantalan. So, ayan, nakita nyo naman yung weather natin, guys. Parang padilim na siya, ginoo ko. Natatakot na talaga ako, guys. Kasi baka madiliman kami ni Papa. Wala pa naman kaming flashlight pag uwi doon sa amin. So, okay naman siya, guys. Kasi maganda naman yung weather, hindi naman siya uulan. Problema kung uulan siya. So, ayun to yung kapaligiran dito sa Barangay San Marcos. So, i-update ko kayo, guys, kung nandito na ba si Papa or wala pa. Ayan, hintay-hintay lang muna ako dito sa may gilid nito para dito ako ni Papa makikita mamaya pagdating niya. Ayan. 2,000 years later. Hey everyone, good morning, good morning. Ayan, kumusta po kayong lahat? So ayun, nakauwi na po ako dito sa bahay. Ayan yung kapatid ko, yung ate ko. So ayun, guys, hindi ko na kayo na-update kagabi kasi nakaabot po talaga si Papa mga 6:30 na po doon sa Barangay San Marcos. So medyo madilim na. At saka hindi ko na po kayo nadala sa pag-uwi ko dito sa bahay. Dahil po wala po kami, mayroon po kaming flashlight na dala pala ni Papa. And then marami po mga water lily po ang nabangga namin kagabi kasi sobrang dilim po talaga. So kami, guys, kasi wala kasi kaming pambot na nakapanghiram pa po si Papa ng mga tita ko at saka tito dito na may pambot. Kasi alam nyo ba yung pambot namin nasira. So ngayon kakagising ko lang. So yung ate ko naglubog na naman dito kasi nga po uso dito sa amin ang nagtatay na naman. So may binili din pa ako kanina na pako. Kaya na ba ito lansang? At boss? May binili din po ako na pako. Yung gamit sa pagpanday po ng kulungan ng baboy. So ayun, maraming salamat. Punta natin dun sa baba kasi nagpanday na sila Papa doon sa baba dahil po sa kulungan ng baboy. Kahit hindi pa natin nakukuha yung baboy, guys, kasi next week pa makukuha yung baboy. At least meron na siyang kulungan. So ayun, bumili po talaga ako ng pako ng baboy. Baba, baka gamay lagi sa un amuray yan. So ayun na si Papa, nagpanday doon sa baba. Wait lang ha, kasi magpunta tayo dun sa baba. Tapos si Mama dito naglabada. Napakainit pa naman. Maliit pa daw ang ginawa kasi. Pag lumaki na, doon na sa tubig. Ala, Ama, saan sa bayaan? Ayan si Mama. Pagkaway ka isa niya, Ama. Ayan si Mama. Labada muna tayo ngayon. Labada time. Tapos ito yung binig. Ala, chinilas ko nga ni Ama. Hindi ako mag-chinilas, guys. Wala akong chinilas, oh. So, ngayon, napakaputik pa naman. May binili kasi ako kahapong mga pako ba para makapanday na talaga. Nagpaana lang ako, guys. Tingnan nyo ito. Ito yung binili ko kahapon na pako para makapanday na talaga. Isang kilong 4, numero 4. Ayun, tapos si Papa nagpanday na ng ating, ayan.
ano siya guys, yung natawagan ni Ama, elevated yung pinataas talaga siya oh. Hindi siya nakasangko dito sa lupa. Tingnan niyo, pinataas talaga siya. Tapos kawayan din ang ipapaligid namin sa kanya. Pinalapit namin siya dito kasi nga po para maano sa water hose ba, para madali lang siyang linisan ang tae ng baboy. So ayan, hope na next week makakulong na ang baboy dyan. Makakulong naman. Makakuha na tayo ng baboy dyan. So, ayun, may, kahit wala pang baboy guys, bumili din po ako ng kanyang pagkain. Yung tahok ba, wala pa yung baboy, pero sobrang excited na makaano ng baboy guys. Ayun si mama, basang-basa kasi marami siyang mga labahan today. And then, napagod ako kagabi guys, sa kakaano doon, baktas. Tapos ayan, tingin nyo, naglalakad si Papa, nagpanday. Guys, ipapakita ko muna si Papa sa inyo na nagpanday doon. So, ayun, marami kami mga kawain nito sa paligid. Diyan ang hadamay itong kawain ho. Ayan, tapos dyan namin, yan ay dingding. Tapos ayun, ginagawan siya ng bubong niya ni Papa para hindi siya mainitan yung kalabaw. Hindi ko mainitan ng kalabaw. Hindi mainitan yung baboy. Ay na, ano namin dyan ila guys. So, ayan, shout out sa inyong lahat. Everyone, so ayan na po ang ating kulungan ni Baboy Bake. So, tapos na pa yung mga kawain, tapos na yung tabla na tinulungan na naman. Galing po si Mama dito, naglamba na tingin yung mga labahan ni Mama dito. Ayan, tapos ngayon, tinulungan na ni Mama. Wala kasi akong chinelas, guys. Tignan si Papa, wala din siyang chinelas. So, ayan, ginagawan pa siya ng bubong. Ayan, nakapataas siya. Hindi siya pwede doon sa lupa diary kasi yung tain niya, kailangan siyang banwasan ba, yung linisan yung tae. So, ginaganyan ang design. Ayan, tapos mayroon pang iba. Yung pang sahi guys is ano siya, tabla, pero yung pang dingding niya is makawayan. Ayun, makawayan yan. So yun, tabla ang mga sahig niya guys. Tapos mga dingding niya nakapalibot dyan sa kanya mamaya is yung ano, dyan kasi yung dati guys, pero tinanggal doon kasi nga po ano guys, may mga kapitbahay tayong baka magalit dahil po sa baho ng chewin niya, yung tain niya guys. So dito namin siya nakalagay para pag ano dito, pag may magtaya ng baboy is madali lang siya anuhin kasi malapit dito ng water hose, so madali lang siyang malinisan dyan. So excited na guys, kahit wala pa yung biik. Ayan, at excited na po sila papang nagawa ng kulungan ng biik. Hi everyone, so ay nakapagpanday na po si Papa, kanina pa yung umaga nagsimula. So alam nyo ba guys na dati nakagawa na kami doon sa likuran ng bahay namin, pero sinichange po siya dahil po yung kapitbahay namin nagrelikam, baka po maabot yung baho ng yung tae ng baboy ba doon sa kanila, kaya nilipat namin dito sa malapit sa water hose namin. At saka ngayon na pa talaga ito nasimulan na ulit kasi nga po bumili pa ako ng ano doon sa bayan, yung pako, para makapanday siya ng maayos. So mamayang hapon siguro malagyan na siya ng bubong at saka may mga dingding na kasi first week of September po siya ipakuha yung biik na baboy doon. So pupunta naman siya, namin siya doon sa Barangay San Marcos, makisabay naman ako kung sino yung mga pumupunta doon para makuha talaga yung biik doon. So ayan, naka-excited sila mama kaninang umaga dahil sa ano, may biik na kami na gawing inahin ba, dalawang biik na inahin, pero matagal pa siguro kasi nga po sobrang liit yung mga biik na nakita ko. So ngayon bumili din po ako ng ano, pagkain ng biik, kahit wala pa siya rito, bumili muna ako guys ng maliit lang para pag nandito na is ready na po talaga siyang makulong doon at saka safe na siya. Tapos pagbaha po dito sa amin guys, yung po mga biik is gagawan po namin siya ng kulungan malapit dun sa ano namin, yung kalabaw namin, naka floating house din po siya. So baka na worry po kayo guys ha, kung saan namin siya ilagay pagbaha. So uunahan ko na kayo yung pong kalabaw, meron po kaming kalabaw, so yung kalabaw namin naka floating house, so medyo malawak or malaking space po doon sa kanyang lagayan ng kalabaw namin. So dun po namin siya insert yung mga biik namin kapag bumaha siya dito sa amin, kasi pag December po talaga dito sa amin or mga burn month na po is bumaha po talaga dito sa amin. So sana hindi babaha, pero hindi talaga yung maiwasan na bumaha po ang lugar namin kasi mababang area po kami dito. So ayan, nakapagsimula na at mamayang hapon matatapos na po ang kulungan ng ating biik. So maraming salamat guys sa mga nanonood sa atin ngayon. Sana po share niyo po ang vlog namin. A few minutes later. Everyone, welcome back to our YouTube channel. So ayun guys, nakapagligo na tayo.
Fresh Farm Agusan Mars. So naka, may piklat na ako dito guys, so tingnan nyo. So galing ako doon naligo. Tapos si Papa, ayan, nagpanday pa rin. Nalagyan na po niya ng bubong. Doon hindi ako napakaligo guys, doon sa bayan. Kasi dalawang, isang gabi ako doon guys. Tapos hindi po ako nakapagdala ng damit. So yung pag-uwi ko dito, yun lang ang damit na ano ko doon. Yung binihis ko, yun lang yung inuwi ko dito. Tapos yung pagtulog ko doon is nanghiram po ako doon sa kapatid ko, yung bunso namin, para makapag, yun yung pantulog ko guys paggabi. So ayan yung kapatid ko dito guys. Naghiga-higa pa rin siya kasi giigit siya ngayon. Alam nyo ba guys, ang uso dito sa amin ng mga sakit-sakit is yung pagtatae. Kaya may natigipat ang tungkuhan mo itong takok. Atrobos ay pakita ko sana yung ano ba, tahok, yung bahog ng baboy, yung ipapakain ng baboy pag nandito na. Pero ano guys, nandun pala sa baba. Kaya hindi ko mapakita sa inyo. Ayun si mama, hindi pa rin siya tapos sa kanyang paglabada. Kasi marami siyang labahan ngayon. Natigbak ang labuhan niya ba? Ayun si papa, maingay doon sa baba. Doon siya kasi siya naglabada. O doon naglabada. Si papa naglagay na ng bubong. So si mama nagdoon sa labada. Tapos ito pa ang mga labahan dito. Madami pa guys. So dito ako guys kasi mayroon akong story time sa inyo. Ayan. So I hope na next week makukuha na namin yung baboy. Sobrang excited talaga guys na may ano na kami, biik. Pag walang pangbili ng bahog, meron naman mga tangkong doon sa likuran ng baboy namin. Yung baboy kasi na binili namin is native siya na baboy. Hindi po siya large white or pure breed. Kasi nga po, magastos po ang bahog ba yung pagkain niya. Every month siguro magbili ng mga sako-sakong ano ga pagkain ng baboy, yung mga white o mga large white. So kaya ang binili po naming biik is yung native lang talaga. Pwede mo lang siyang pakainin ng pasaw. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng pasaw ama. Basta yung mga tinik ng o mga tira-tirang pagkain, ganyan. Pwede mo siyang pakainin. Tapos, o ang tawag ng pasaw, yung mga tira-tirang pagkain, yung mga panis na pagkain, ganun. Tapos, yung tangkong, pwede mo siyang pakainin, ganyan. Kasi, kung large white talaga, guys, sobrang magasuske ng bahog yung pagkain niya. So, yun. Tingnan nyo itong ano namin, o. Bumili sana ako nito dun sa bahay, pero wala, hindi na ako bumili kasi wala natin yung budget nito. Tingnan nyo. Guba na, sira na siya guys. Ito ang lagay namin ng tubig dito sa taas, pundo. Ayun, so kahapon pala pag alis ko, hapon na talaga ako nakauwi guys. Hindi ko alam kung, hindi ko talaga alam kung makakauwi ba ako kahapon kasi nadiliman na kami guys. Naghintay-hintay akong papa. So buti na lang talaga, nagpunta pa rin dun si papa sa ano namin kasi nga guys, mahirap talaga pag wala ng pambut ngayon. Yun, tapos yung kapatid ko, hindi ko pa rin siya nabilihan ng kanyang school supply kasi ano guys, 500 pesos lang yung budget niya. Tapos bumili ako ng pantalon, medyo mahal po talaga yung pantalon. Tapos bumili na ako ng kape para kahit wala siyang ulam doon, may coffee siya. Ayun. Tapos hindi ko, pag next day na naman, balik na naman ako doon sa ano doon, sa Bunawan siguro. Eh hindi ko alam kung makapunta na naman tayo ng bayan. Ayun, kasi magastos magbihay-bahi guys. Yun, hindi ako sure kung makabihay na naman tayo. So ayan, ay dito pala si mama nag ano, tingnan nyo, dito ng halay, nagsampay ng mga damit, ganyan, yun, ayan si papa oh, diba may bubong na doon sa ano, yero po ang ibubong ng baboy, natin napakainit pa naman dito sa amin, amo ano guys, saan ipapagainan mo raid to, tapos lang sa ano doon, o ba't ay gulay ng tiya. Ayun guys, balakan na naman tayo ng it's already 12 o'clock. Ayun, nagtatanong naman ako papa, mama kung ano naman yung uulamin natin for today kasi tingnan mo naman hala. Ayan oh. Hindi pa kasi namunga yung mga sitaw ni mama. Hala ang kalabasa. So guys, tingnan niyo itong ano namin, grabe ka resourceful talaga ni mama guys. Tingnan niyo itong malaking planggana na nasira guys is tinataniman ni mama ng langgana ito guys, tingnan nyo, tinaniman ni mama ng kalabasa. And then ito, tumaba na din siya, o tingnan nyo. Ayan, mayayga comment ka na ako, makuan daw, itlog. Yung ganing buwak-buwakon ko ng itlog, tapos ibutangawon, ibudbud. Organic daw ko na nga, abuno, matambok ko na ang mga pananong. Ayan, shoutout pala, sinag yung comment, hindi ko nakalimut, parang si Ate Kat ba yun? Yung nag-comment na yun daw,
ano pa, pag, yung itlog ba, yung ano ng itlog, pakaw. Ano daw siya, tapos ilagay daw dito para tumaba. Oo, pakaw lang, so itlog, dili ko yung itlog. Oo, yung pakaw. Kaya para kung matatingnan nyo, tumaba naman yung pipino ni mama, guys. Para daw mas tumaba pa yung mga pananim ni mama. So yun na, ang update natin for today. Ayun, ayun pa si Papa doon. Meron si Papang, ano dito, snack na tubig. Akala mo, Sprite, guys. Tubig lang pala. So, yun. Tapos, buti na lang, nakabili ako kahapon ng mga pako para maayos na talaga yung kulungan ng baboy namin para manganak na siya. Para, dalawang babae kasi yun, guys, para manganak ba, para mas dumami, guys. Ganyan. Marami naman kami actually mga pasaw-pasaw dito sa kapitbahay namin. So, di naman problema ang ano guys, yung pagkain niya kasi maraming pasaw ba, yung mga tira-tira mga pagkain dun sa, yung mga mumho ba? Ay, but, unay tagal mga mumho. Ayan. So, mga marites dun sa kapitbahay na pakainan. So, yun guys. Ito kami sa baba. Tapos ito yung, tingnan nyo, ito yung pambot namin eh. Diba? Ito yung makina. Kasi yung pambot namin, yung bangka, kasi ano na siya ba, bulok na. So, yun. Ito na siya ngayon. Dito na lang nakastambay sa taas ng bahay. Kasi nga po, guys, medyo may kamahalan ang magpapagawa dito ng pambot. Magpaano kasi ka, magpa, kung magpagawa kasi ng kasko, guys, ng pambot, magano pa kasi, magpagabas ng kahoy. Tapos, pero siguro tanong magasto haon mo. Magpagabas. Oh, kasi bumili, hindi naman siguro biling kahoy, magpagabas ng sungkabak. So ayun na, di kadilikom na ba, uy. Ha? So, kung mga kasko lang ipapagawa, guys, siguro sa mga 15,000. Mm-mm. Kasi magpa, bili ka pa kasi na mga kahoy na ganito, oh. Yung mga ganitong kahoy. Eh! Tamok na ba ni Papa? Mga ganitong kahoy, mga tabla. So, bibili ka pa nito, guys, para siya ang gagawin, yan ang gagawin ng kasko. Mm, yun. Para ilagay ito dun sa makina, ilagay itong makina doon. Siguro mga 15,000 guys talaga ang magastos. Hindi ba? Kasi ito, mga ganito, tapos iba pa mga kahoy na kakailanganin. So, kaya kapag emergency talaga guys, hindi na kami makapunta-punta ng bayan. Dahil wala na kami bangka. Tapos ayan yung mga container na mga sira na at saka mga planggana namin guys. Tinataniman na ni mama ng mga gulay-gulay niyan. Dito namin tinanim yung iba kasi may nagsuggest na pwede na dito sa first floor para in case na bumaha is meron pa rin tayong gulay. Diba? Tama naman siya guys. Kasi kalit-kalit ba? Kalit-kalit. Bigla-bigla po yung baha dito sa amin. Bigla-biglaan. So, yun. So maraming salamat guys sa mga nanonood sa atin ngayon. Ayan, so balik na tayo doon sa taas. Napakainit kasi ni Papa doon sa baba. O tingnan nyo, napakainit sa amin. Ganyan. Mga isda ang tasaan. Uy. So yun na, kasi yung kapatid ko guys, sinabi ko na yun, pa-stapon kasi dapat yun lamaman na pag-aaral. Pero sobrang interesado talaga siya mag-aaral. Kaya yun, nag-aaral talaga siya doon sa Bunawan. Kahit kunti lang yung damit niya, kahit wala pa siyang ibang mga school supply, nagano talaga siya doon, nag-aaral. Tapos kaya hinahanapan ko siya ng work doon guys, kasi dati talaga, alam nyo ba, kwento ko sa inyo, na nakatry na kaming pinalayas kami ng kapatid. O siya lang, kasi naka-work na student naman ako dati, pinalayas kasi siya dahil, kasi nang time na yun, yung winworkingan kong teacher, may lakad kaming dalawa. Tapos, sabi ng yung may-ari ng boarding house, napaalisin na lang yung kapatid ko kasi hindi nakabayad ng isang buwan. De sabi ko na wag muna kuya, baka po makapadala din si mama is mababayaran din. And then, pag uwi ko paghapon, pagpunta ko dun sa boarding house ng kapatid ko, yung mga gamit niya, nandun na sa labas ng bahay, tapos wala kasi siyang bag doon, nakalagay lang sa plastic cellophane, at saka basta lahat nandun na sa labas, tapos yung kapatid ko parang balo, ginaganyan yung kutsilyo sa may hali.
So may dingding guys, ginaganyan niya kasi ano, parang nagugutom siya kasi hindi siya nakakain ng time na yun, yung bunso namin. Kasi nga pinalayas. Pinalayas siya guys. Kasi hindi nakabayad ng bunso. Yun ang kinatatakutan ko ngayon guys, na pinaaral nila mama kung walang maibayad, nakapapalayasin na naman siya doon sa kanyang pinag-aralan. So yun. Yung kasin ko kasi guys, na isa, yung street ang book, hindi siya mag-hi sa vlog natin kasi nga po wala pa siyang ngipin yung isang kasama niya doon. Tapos okay lang siya guys kasi meron naman silang tindahan. Ayan yung bahay nila oh. Ayan yung dalawang palapag na tindahan sa kanila yun. So okay rin sa kanila kasi may negosyo naman sila guys. Sila mama, wala kasi silang negosyo, wala pang trabaho. So yung kapatid ko talaga, yun ang pinaka... ano, napaka-interesado kasi siya na mag-aral. So, siya po talaga ang nag-enroll. Siya lahat-lahat gumawa para makapag-aral siya doon sa Bunawan. So, yun, hanap kami ng trabaho para sa kanya. Pero doon sa Bunawan, maliit lang po yun nga lugar. Kaya nahihirapan mag-apply kasi hindi pumapayag yung mga likes sa ukay-ukayan, likes sa tindahan. Hindi pumapayag pag 1 week lang ang trabaho kasi 1 week lang dapat ang chance niya makapag-trabaho kasi 1 week ang... school, yung face-to-face, 1 week din po ang modular, yun. Kwento ko lang sa inyo, guys. So, yun ang, ano, gusto ko nang, baka mangyari na naman yung dati na papalayasin na naman siya dahil sa hindi nakakabayad. Pero teacher po yung may-ari na ngayon, pero dati talaga, ano siya, guys, yung hindi po siya teacher, tricycle driver po siya, and then, nakapag-asawa po siya ng iba. Hala, nakuchismusa ta, anyway. So, yun, sobrang, yak-yak, sobrang nakaiyak si mama ng dati yung pagpalayas ng kapatid ko kasi hindi siya nakapadala ng pera that time. Sana ni naman yun mangyari ngayon. So, thank you so much. Update ko kayo guys mga next week. First week of September, makuha na natin yung biik. So, maraming salamat guys sa mga nanonood sa atin ngayon. At sana huwag yung skip yung mga ads at pakisubscribe po sa hindi pa nakasubscribe kasi road to 6,000 subscriber na po tayo guys. Maraming salamat sa hindi pa pala nakasubscribe. Again, subscribe na po kayo. Pabutin nyo na po ako ng 6,000 subscriber. Maraming salamat. Sobrang basa pa yung book guys kasi kakaligo ko lang nga ngayon. So, siguro dito na ako mag-end ang aking vlog. Kung gusto niyo po akong i-add sa aking mga Facebook account, yung po yung mga Facebook account ko, mayroon po sa comment section at saka sa description area. So, ayun guys. See you tomorrow.